Oster Force now picking the Eve. Bren Esports picking the Matilda. Nako, si Boards, nakita mo. Medyo nagsistretching na. Oo. Kasi ano pagka ano, kanina nakita natin yung galaw ni ano eh. Ni Kufra ni Unravel. Oo. Ngayon, eto kasi yun, Rob Luna eh. Yung lineup ba ng Bren, itagilip pag may digi. Kasi well, mukhang, yung work, tignan mo, mukhang unfazed to. Mm-hmm. And ano eh, get nat, kuha natin eh. Kuha natin yung, ano nila, yung idea kung bakit sila nag-digi kanina is all out to cancel the crowd control na magagaling kay Unravel. Pero kasi nakakahanap pa rin ng butas or ng opportunity si Unravel to, para ma-squeeze in niya eh. Correct. Yung mga Tyrant's Revenge, may nakita tayo doon sa later latter part of the game, yung kanyang Tyrant's Revenge na may kasamang flicker kaya nakahuli sila sa gitna. And yeah, pwede nilang ulit-ulitin yung ganong klase ng playstyle. Pero going into game 3 ngayon, Manjin, mm-hmm, mukhang hindi naman halos na babago ang mga ang mga bans. Ganon pa rin. Oo. Kasi mababan na ngayon ang si Layna para sa side ng Bren Esports. Pero ano, meanwhile, work binan ng Barats, binan din ng Popol. Ano yun, Rob? Kung may papansinin ka, no? Like, for Bren Esports, medyo kinapos sila doon sa game na yon. Yes, nakasabay sila to early to mid game. Kaso, yung hero kasi nila wasn't designed to really fight head-on sa may late game. And even with Uranus ni Trimart Easy, is just being annoying para sa Bren Esports. Talagang hinaharapan niya, pinipilit niya, tinutont niya yung Bren to take all the damage and para siya yung maging sakripisyo, yeah, para sa Work Oster Force, para mas magkaroon ng space yung kanyang mga teammates. May mga nagsasabi na nga na TP wins games. TP wins games. Oo, kasi talagang ano eh, nanggigigil ang Bren Esports dito kay kaibigang Trimar. So, pwede mo na rin bang sabihin dito yung make tigil? The gigil. Pwede rin mangyari. Hindi naging effective ang ibon strategy. Pero work, may fundamentals talaga, Robe, no? Oo. Alam nila na ito una kang pasok. Alam nila na, sige, pagkapasok ni Unravel, kailangan follow up agad. Iba ang hulog nitong team na to. They know what they're doing. At ngayon, sila ang blue side. Anong first pick dito, Rob? Ito, pinag-iisipan nila eh, kung magbe-Benedetta ba sila doon sa first pick na yon. Pero kita na natin, Johan! It's gonna be the Johan. So, willing sila na ibigay ulit ang Benedetta dito sa side ng Bren Esports. And yes, well, Carl TZ, mainit yung kanyang hero na to kanina. And together with the Uranus, ito yung nagpahirap at nagpatagal ng laro doon sa game 2. At hawak na yun parehas ng Bren Esports. Nalipat, nabaliktad. Uranus na naman ang napunta sa Bren. Pero Rob, first time ata natin nakita itong Johead sa playoffs. Oh, laging wow. Priority ban to. Laging nasa ban. Hindi ko maalala lang kung sa ibang games meron ha, pero alam ko ito talaga yun. First pick eh. Saka kung iisipin mo, isa yan sa ano eh, nagpakilala din for Unravel. It's either the Kufra and the Johead. Johead. And given na ganito, nakuha nila yung comfortable picks nila dito, I can therefore say, Bren Esports, kailangan nilang makaisip ng strategy sa susunod nilang tatlong ban. Totoo. Dahil yung early game ng work, medyo magiging mahirap. Tsaka masakit to ha, nung napili dito yung Kagura, umapir si Unravel. Umapir si Unravel, kaibigang Rob Luna. Alam na ngayon ng work. Parang ano eh, yung no? Mangyayari. Ang dating, lista mo na. Ilista mo na. Oh, wow. Alam na nila ang pwede mangyari dito that they will definitely take the early game like what you've said. And right now, Bren Esports taking their time on picking the third pick. Benedetta Uranus. Nakita natin. Team is Ben. Pero this time, third pick Joe. Sinong gagamit nito sa side ng Bren? Si Lusty? Posibleng si Lusty to. Medyo mahihirapan kasi to kung ilalagay mo sa may side lane. Though, Flap TC could definitely use this hero. So, si Ribo, nakita na rin natin mag-Joe, ha? Yes. Well, Ribo kasi given eh. Like, almost any hero talaga. Kaya gamitin. Pwede mo talagang ilagay kay Doc Ribo. Pero, going back into the draft, so sino pa ba ang mga walang hero dito sa side ng Work Oster Force? One of the reason na binan dito ng Chango dahil yan ay isa sa paborito rin ni Kusei. And as well, wala pa silang hero dito. So yung dalawang sideline dito ng work ay wala pa. So papansinin mo, no, Manjin, during the regular season, ang setup ng bans or rather ng picking ng Work Oster Force, lagi nilang sinisecure yung hero ni Trimar. Totoo. At ni Kusei. Totoo. So medyo ito yung adjustment nila dito sa playoffs na sinisecure naman nila yung kanilang hero ni yung mga mid
players nila, yeah, yung mid, yung jungler, and yung tank. Yeah. Kasi usually, laging si Chu last pick yan. Mm. Kasi ganun siya ka-flexi. Eh. Ganun kasi siya ka-flexi. Yeah. Eto ngayon, Rob, ha? Open ang Alice para kay Kose. Hindi binan ng Bren. Pero mas nirespeto nila this time si Tremar. So ngayon, for work naman, respecting Carl TZ. Hindi pa natin alam kung Benedetta jungle to or Benedetta side. Ano ang mga na-open this time sa Bren? Posible pa rin silang mag-far sa dito. Hindi pa rin naman... Di pa rin naman out. I mean, few did played well kanina sa kanyang Farsa. Mm-hmm. Pwede pa rin naman silang, well, in terms, kailangan nila definitely ng mage. Yun lang yung isang masasabi ko dito. Totoo. Mage pick para sa Bren dito. Few, what is going to be his hero? Pinag-iisipang mabuti ito ng Bren. Your team. And it looks like the Alice or the Kadita. Kadita. Okay, alright. Alright. Well, Fiu, alright, isa to sa mga ginamit niya even on season 6 ng mga hero. And ang intense Rob Luna nung drop. At ito kasi ang mangyayari dito eh, no? Medyo may synergy talaga itong dalawang hero nila with the, if ever ang gagamit ng Cho is Lusty, is that Fiu most of the time ang ginagamit niya rito is Petrify. Totoo. And from that Petrify, pwede na, or rather pag Sipa dito, yun yung gagamitin nilang combo dito. Pero medyo masakit, ah, yung mga mage damage dito ng Work Oster Force. And na-mention mo to kanina, this Alice for Kusei. Masakit to, ah. Alice Kusei. Tremar TZ with the back siya. So much damage output para sa Work. But look at Bren. What is going to be the last pick of Bren? Medyo... Sino to? Harit. Harit. That might actually work. Pwede niyang sabayan dito yung Alice. And... honestly, mabibitin ang damage dito ulit ang Bren Esports kung ang magiging main damage output lang nila is manggagaling dito sa Benedetta. So, yeah, I like the answer of Bren Esports dito na gusto na sasabay sila sa early game. Pero for Work Oster Force, once na madrag nila to going into late game, it might actually turn into their favor. Yeah, ang ganda kasi ng late game capability ng Work. May Kagura Alice damage. Meron pang Ling on the split push. So yan, nag-agree ako si Rob Luna, malamang sa malamang, pwedeng mapunta to sa side ng Work Oster Force. Bakit? Kasi mukhang Bren ang nag-adjust eh. Mm-hmm. Doon sa draft eh. And usually, kung sino yung nagre-react sa draft, yun yung nabibait sa talo. Saka ang ganda rin eh, ng order of banning ng Work Oster Force doon sa dalawang, sa huli. Oo. Kasi yung Benedetta na yun, pwedeng laruin kasi ng Bren Esports yun and put a marksman or rather a Lancelot sa kamay ni Carl TC. Pero ninegate na kagad yun ng Work Oster Force. Here we go. MPL Season 7 is under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. Rebo ang gagamit this time, Rob Luna. Nitong Harit, na-miss natin to, no? Pero na-miss din natin yung Alice ni Kosei naman. Oo, eh. Medyo sa top lane. Hindi na rin niya masyado nagagamit yan kasi parang umiikot. It's either Farsa, Alice, Shango, yan yung kadalasan na niyang nagiging hero. Even Esmeralda. Okay. Pero, so, yeah. Ito na, Rob Luna, no? Nabanggit natin dito yung mga tanks. It's Lusty versus Unravel. Paunahan to sa setup eh. Halos parehas yan eh. Mm-hmm. Namang sa Psycho at mang si Set, di ba? Yep. Oh, pero so, pulado si Flap ah. Ang tinitignan ko rito eh, kung paano yung initiation dito ng Kadita. Yun nga. Kung paano makakasetup, parang mas risky yung Kadita kung iisipin mo, no? Pero, yung Kagura mas madaling maland eh. Or kung magaling or batimingan ni Fiu yung mismong Tempest of Blade na paghabang umiikot ilagyan mo ng Breath of the Ocean. Oo. Hindi mamamaximize yon ni Chu yung pagkuha ng mga Swords of Revealing Light. Pwede, no? Saktuhan. Pagkaangat niya, aangat ulit siya. Oo. Pwede mangyari yon. Pero well, we can only say na posible na mangyari yon. Pero ang point of initiation kasi talaga ng Kadita is starting from the Petrify. Totoo. And pwede na silang mamburst. Pero hindi nila pwedeng gawin basta-basta yon sa mga katulad ni RTC. Kasi yep, pwede naman siya yung kanyang yep, Simei Umbrella out kaagad. Tapos ang medyo mobile pa yep, yung mga members dito ng Work Oster Force. Meron din kasi siyang ano eh, no? Parang extra purify mechanic. So medyo chillaxan muna sila dito, Rob Luna. Nagiging ano eh, a little bit of passive on both of the teams. And kung may sasabihin ka dito kung sino ang mas mag-i-initiate, probably Bren Esports. Pero ang magiging kicker naman dito for Work, itong kanilang dalawang support. Chill-chill lang muna ang dalawang teams natin.
sabi nila, teka lang, mag-farm muna kayo. Kanya-kanyang farm muna. Dahil usually, kasi di ba pag may nakita kang Jawhead, pag may nakita kang Cho, tapos may kasamang mage, gera yan eh. Oo. Parang early game aggression yan eh. Nire-respeto rin naman dito ng Warcaster Force, yung power spike. Totoo. Dito ng Bren Esport. Pero for Bren, mas gugustuhin nilang ma-secure kagad yung first objective natin dito para mag-level 4 na rin si Lusty. So mas magiging madali yung kanilang mga initiation. Pero sabi ng Work, gusto nilang mag-contest. Gusto nilang pumalag. Three Martis on the backlines. Umaharap dito si Flap. Three Mar din. Nandito si Lusty. Third proc ng kanyang first kill, mananock up si Trimar. Trimar, mapapagamit ng kanyang shield pa rin as Chu will target the turtle. Sino makakuha? It is going to be Carl Tizzy, of course. And syempre, yung mga patubig ni kaibigang Pew. Nalugi doon sina Chu and si RTZ pa ang mawawala. That is going to be Bren Esports getting 3-2 kills. Yes, medyo nag-hold to on yung Warcaster Force at like 1/4 ng buhay ng turtle na yon. Medyo malayo pa nga doon si Carl, honestly. Nakiklear pa siya ng minion wave sa baba. Then pagpasok niya, sakto kuha ng turtle at ang pinaka-kicker doon, nung nakuha na ni Carl TZ yung turtle, nag-level 4 si Lusty. Rektang sipa doon kay Chu at na-pick off pa nila. Ang ganda ng kuha doon ng Bren Esports, no? Yung positioning nila. And men, masasabi ko lang, iba ang nabibigay ng kadita sa teamfight talaga eh. Oo, eh. May marami kang kailangang iwasan. Given at yung petrify niya dito, each time na magkukooldown yan, pwede sila makakuha ka agad ng burst. Yeah. And lalo-lalo na kapag naset up ang kanya nung Thalassophobia, hindi mo siya agad mapapatay. Babalik eh. Babalik yung buhay, that regeneration doon sa kanyang passive. And yeah, looking here ngayon sa atin sa early game, it's look like Bren Esports, sila naman ang sumasapak against Work. Kasi the past two games natin, Manjin, kung iyong papansinin, Warcaster Force ang kadalasang lumalamang sa early game. Tuloy-tuloy pa rin dito ang pag-farm ng dalawang teams natin. Unravel right now, popping the first ejector proc. Okay, Rob Luna. Na-delay ng onti si Chu. Oh, no. Grabe! Walang galawan man, Jin. Grabe! That petrify combo. Man, usually, magiging bato ka lang sa ibong Adarna. Oo. Pero naging bato siya gamit ang sirena. Yeah, well, pwede mo rin sabihin malamedusa. Malamedusa ang galawan. Kasi tinignan niya yung mata ng bagyo eh. Yun nga eh. Pero sabi dito ni RTC, ako rin may patubig. Yun na nga, may payong kasi. Ay, lamang. Malamang, may payong si RTC. Well, ano bang gagawin mo pag may ulan? Papayungan mo. Papayong ka. So, hindi ganun lalas yung damage. Pero, hindi pa rin natin pwedeng baliwalain na na-burst ni Pew si Chu. Na ganun-ganun lang yung pag-face check niya doon sa brush na yon. Sobrang sakto yung abang doon nung kadita. Another turtle secured man, Jin, dito ng Bren Esports. So far, Bren Esports, one of the teams, whenever na sila ang nakakakuha ng early lead, parang ang hirap nang bawiin sa kanila. So, at this point, mukhang ang Bren Esports naman ang kailangang bantayan. Yeah, ito yung Rob Luna, no? Kagaya nung game 1, game 2. Hindi kagaya nung game 1, game 2, I mean. Mm-hmm. Na lumalamang ang Work. This time, Bren na nagdidikta kung kailan ang gera because of this Kadita and Cho na may mga setup. Hindi rin kagad makapag-setup si Unravel. Bihira natin makita kay Unravel to ha. May burst silang gagawin dito kay Flap Tizzy. Pero let's see kung mawi-weigh down ba nila yung tempo ng Bren. Yes, posible nilang ma-pick off to. Well, Carl Tizzy might actually clear the minion wave on the bottom lane. Oo. Pero that's a good pick off doon kay Flap Tizzy. Kailangan nilang gawin yon dahil so far, Flap Tizzy is been just farming on the bottom lane, and given itong Uranus na to, magiging annoying talaga to. Going into late game, pero may off-cam kill tayo kay Saan? Kasi. Saan? At nakuha siya ni Rebo at nakapag-build na rin to ng Holy Crystal. Eh, nandun kasi nga yung sirena, pare. Yung sirena ni Pew. Oh. Hindi ka talaga pwede, 'di ba mayroon tayong alamat. Anong alamat? Na kapag ikaw ay sailor, hindi ka pwedeng mabait ng sirena. Ay, kasi hindi ka na makaka-uwi. Dadaling ka na doon sa kanyang kaharian. Ganon yung nangyari, dadaling ka sa Atlantis. Tingnan mo yung nangyari kay Kanino? Kay Little Mermaid. Oh, at dinala ba siya doon? Di ba dinala niya yung prince? Ay, oh. Ganon yung nangyari, kaibigang Rob Luna. So, ang nangyari ngayon dito, ginajabit ni Pew
yung mga side ng Wake Oster Force. Ngayon, alam ko na kung anong pampatulog mo, Kuya Manjin. Ano? Mga ano, fairy tale. Hindi naman. Napanood ko yun nung grade 2. Ah, nung grade 2? Ah, sa film, sa film showing. Ay, film showing. Okay, shoutout sa mga ano natin, sa mga estudyante natin, oh, mga nagpo-module legends. Module legends, oh, no? Maaga pa. Maaga pa. Oo, bukas may mga class na rin sila. Eto na, Rob. Hop! Si Unravel, mahuli na, debated na naman. Si Nipa, Unravel, tumatakbo na, pero naku, the Ionic Blades will take him down. Ito na ba ang pag-counter go ni Chu? Oh no, mukhang one-sided na nangyayari dito this time, Rob Luna. 7 minutes, 23K. Nakakatakot ba ang Bren this time? It looks like na nakakatakot sila dito, Manjin. Mukhang mababasag na rin nila Tontore dito sa gitna. Ayun lang. Pero look at Kusei. Thalassophobia being activated dito ni kaibigang Pew. Meanwhile, there you go. Unravel. Atakihin si Flap TZ. Napakakuna si Flap TZ. Nilabas na ang spada ni kaibigang Rebo. And mukhang itutuloy-tuloy ng Bren ang pagkuha dito ng mid lane at pagkuha nila dito ng mga buffs para ma-delay ng sobra si Chu. Tignan mo yung item dito ni Rebo, Manjin. Calamity Reaper, Holy Crystal, ay, Feather of Heaven. Siya pinakamayaman, Rob. Siya pinakamayaman. Siya may-ari ng Lanob doon. Oo. Eh, alam mo naman, Doc Rebo yan eh. Oo. Alam naman natin yung ano niyan, yung yung rides niyan, di ba? Grabe. Grabe. Tignan mo naman kung pagsaman force niya sobrang bilis. Oo. So ngayon, ang tanong ko sa'yo dito, Rob, pinag-uusapan natin ang Bren Esports. Paano ngayon ma-activate ang work? Paano makaka-comeback yung work dito? Kasi, well, Min, maganda sana yung early game damage nila. Pwede nilang simulan to dito, yung mga side lane pushes. Oo. Hiyahan nilang mag-react dito yung Bren Esports. Pero hindi nila pwedeng harapin ng harapin or sabayan ngayon ang Bren. Parang ganyan, another Breath of the Ocean coming in. Rough waves coming in as well. Blood all para kay Kosei. But Ionic Blades, hihiwain siya. Speaking of hiwa, nahiwa na rin si Unravel dito. Pero makapag-flicker out. Another pick-off for Bren Esports. Yes, and Luan, look at aray, the damage doon aray sa Kagura na yon. Oh! Grabe! Sabay ang pagbigkas mula dito kay Lusty. Oh, at ayan na, sumabay na sa tipi. Nako, parang ayan merong ano eh, familiar eh. Parang Leo yung simula. Ano, Leo, parang si Leo Murphy eh. Oh, parang, oh, parang reminiscent of the ano eh, dako, of the M2 and the MPL Invitational. Aray, aray. Pero kung iisipin mo, Kuya Manjin, bihirang mag-TPN si Kuya Lasty, ha? Oo, tinatapatan si Trimar dito. Oh my glove. Bren Esports. Wow, this is a totally dominating game coming from Bren Esports. And in it for comeback dito for Warwick Oster Force, hindi pa rin naman malabo. Pero unti-unting nagiging mahirap. Dahil hindi na ngayon makalabas dito yung mga side lane ng Warwick Oster Force. And Bren Esports, pwede na nilang masecure kaagad itong first lord dito. And Flap TC returning the favor against Work, siya naman ngayon ang nagzo-zone out. Oo. Sa mga members ng Work Oster Force. Parang ang nangyari ngayon dito, yung game 1, game 2, parang pinapasarap lang ang dalawang teams eh, no? Meron palang ganitong movements ang Bren, pero yung Work din kasi hindi mo masabi eh. Parang pwede rin kasing mabaliktad pa tong game na to kahit nakagano ka lamang ang Bren. Tama ka, Rob eh. May burst sila eh. Yes, and may burst capability ang work. Saka ano eh, they are more than capable na mag-clear ng minion wave. Itong Kagura na to, kayang-kaya pa rin naman nila listen together with Kusei. So, itong first turn na to, masasabi natin na pwede itong pang ano lang, para lang mag-event ang work of force, mabasag yung mga outer turns nila dito. Pero for Bren Esports, ang pwede nilang maging sagot, eh, pwede nilang increase na yung death from this position. And Carl PC is playing one of the best Benedetta games that we have. 6-0-1. Meanwhile, si Chu, bira natin makita na umaabot siya ng 2 deaths. Kosei, mapapasok dito sa tatlo. Zaman Force in. Flap Dizzy is also here. Kosei will survive. As Bren Esports, hahayaan na lang nila muna yung Lord sa top lane. They will try to get this bottom side, baiting out Work Oster Force na lumabas. Same situation as game number 1, Rob Luna. Meanwhile, mukhang eto na.
Pasok ngayon dito si Few. Oh, nakapula kay Lusty dito. Ang kanyang masisipa ay si Trimar. Game down. Sabi ni Lusty, boy si Lusty. Trimar pulado. Trimar, there you go. 30 seconds down ang dalawang hero sa side ng Warcaster Force. At dito na nakakatakot ang Bren. Alam nila kapag lamang sila, alam din nila kung paano tatapusin ang laban. There you have it, Carl Tizzy. Going in two. Makakuha siya ngayon ng isa. Masyado mang malalim ang Bren this time. Unravel. Oh my. Siya pa yung nawala. Habang si Kose inaatake na ngayon ni Carl Tizzy. Brenny Sports. This is a 1v4 situation, Manjin. Nandito rin kanina si Carl Tizzy pero mapipitas yung Ling and this might be over for Warcaster Force. Isang mabilis para dito sa side ng Warcaster, sa side ng Bren Esports. Game number 2. Kung gaano katagal yung game 1 at game 2, yung game 3 ganun naman kabilis. Ito yung nakakatakot sa Bren. Kapag alam nilang